Sino nga bang ipapalit ng Hinebra kay Justin Brownlee? Alam kong mahihirapan ang Hinebra na maghanap ng mga kagaya ni Brownlee na madaling maka-adjust sa system, lalo na at malapit na talaga magsimula. May good news ako sa lahat ng NSD fans dahil alam nyo ba na naging option po ngayon si Miles Powell para maglaro sa kanila. Si Powell raw kasi walang question pagdating sa scoring abilities at athleticism. Siya lang din ang nakita ng Hinebra na pinakamalapit na Brownlee 2.0. At mga quiz, hindi kumpletong araw natin pag walang NBA news. Jordan Poole pinatunayan sa Warriors na sinayang talaga siya noong nakakuha siya ng 41 points in a single game. Bago tayo magpatuloy, kung naisusuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Hindi na nga umaasa ang Hinebra kay JB na magiging import pa rin nila ito buong season. Gaya ng sinabi natin, bawal na muna si JB sa PBA hanggat hindi natatapos ang dalawang taon niyang suspension. Ngayon naman, moving forward, itong Hinebra ay may gustong kunin ngayong darating na Commissioner's Cup. At sigurado ako na matutuwa kayo dito. Si Miles Powell po ang gustong kunin ng Hinebra. Ayos to ah. Si Powell ay nagka-average ng 28 to 32 PPG. Actually, hindi naman kailangan ng Hinebra ng malaking import kasi puno na sila sa frontcourt. Ang kailangan ng Hinebra, yung scoring machine, kahit may kaliitan. No doubt pinatunayan na sa atin ni Powell yung pagiging spotter niya sa lahat ng angulo. Grabe yung offense abilities at consistency niya every game. Kapag ito nakuha ng Hinebra, ang swerte naman nila. Sakto din ngayon na si Powell hindi na makakapaglaro sa Bay Area Dragons dahil nga na-disband ang kanyang team, di ba? Pero may problema nga lang konti. Dahil si Powell kinakabig po ngayon sa ibang liga, hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa Europa. Alam niyo naman na mas maganda pang offer sa labas at isang legit NBA caliber yan. Tingnan mo si Andrew Nicholson, maglalaro na sa KBL. Pero kapag mas ginandahan pa ng Hinebra ang kanilang offer, hindi malayong makuha nila ito. Sayang si Powell kapag di nila nakuha. Sa ngayon kasi, siya yung alam nila na pinakamalapit na option na hindi masyadong mag-a-adjust at subok na ang galing. Higit sa lahat, alam na ang PBA style na basketball. Hindi siya mahirap ilagay sa system ni Coach Tim. Tsaka kumpara kay JB, si Powell mas bata pa at hindi madaling mag-slow down. After 2 years, si JB going 38 na. Alam naman natin na sa edad na yan, medyo magiging injury prone na. Habang si Powell, mahaba-haba pang pwedeng lakarin sa kanyang playing years. Para sa akin din, magandang option si Powell. Kung ako sa Hinebra, bago pa man makakuha ng iba yan, grab na nila. Kaya naman nila magbayad eh. Wala kang masasabi kay Powell sa lahat ng aspeto. Huwag kayong mag-alala dahil kapag napuntang Hinebra si Powell, buhay na buhay pa rin ang pag-asa magkampiyon ulit kahit wala si JB. Pero mga kuis, halimbawa, maunahan ng ibang liga si Powell, sinong import naman kaya ang best option para ipalit kay Justin Brownlee? Tara, next update naman tayo. Balitang NBA naman po. Jordan Poole, pinatunayan talaga sa Golden State Warriors na sinayang siya ng sobra. Pero kahit nung nasa Warriors pa siya, nararamdaman ko talaga na si Poole ay ititrade na lang ng management. Hindi dahil kulang siya sa abilities, kundi dahil nga kay Draymond Green. Hindi talaga sila nagkakasundo. Kung nagkakasundo man, away bati sila. Si Poole sa Washington Wizards, nakakuha po ng 41 points at patawa-tawa na lang siya sa bench. Sabi pa ng kanyang coach, si Poole na ang magiging next James Harden sa liga. Alam mo mga kuis, grabe yung consistency at shooting ni Poole. Talagang pinalabas ni Steve Kerr ang kumpiyansa niya. Grabe pala to, sobrang mamaw. Siya na nga ba ang star player sa Wizards? Kasi mahaba ang playing time na binibigay sa kanya kumpara dun sa Warriors. Mas lalabas pang lalong kumpiyansa niya. Kampante na si Poole sa kanyang pagpapasikat sa lahat at motivated po siya na makaharap ang Warriors. Kaya ganun na lamang kagaan ang pakiramdam niya na maglaro on court. Si Poole nga naman ang isa sa mga dahilan kaya nakuha ng Warriors ang kampiyonato nila. Ang tanong, kaya-kaya niyang dalhin sa finals ang Wizards nito? Mahirap sabihin pero sa regular season, tingnan na lang natin kung uubra ba sila sa mga mabibigat na teams na gaya ng Celtics, Suns, Warriors at iba pa. At ano naman kaya ang sagot ni Draymond Green sa performance ni Jordan Poole ng 41 points? Unstoppable ngayon si Poole at alam niya kung ano ang kaya niyang gawin sa team. Nakikita ko na mas komportable pa siya sa bagong team. Kapag walang sagot si Dre at natalo pa itong Warriors, isang malaking nga talaga ang aabuti ng Warriors at ni Dre.